So, what's up mga ka-Power Punch, no? Dito naman tayo para mag-live commentator sa darating na laban ni Paalam. Schedule po ngayon si Paalam for quarterfinals. Kalaban niya po si Zoyrov ng Uzbekistan. Bago po tayo, bago mag-start, magbibigay lang po ako ng mga bot ko sa dalawang maglalaban. Kung gaano ba talaga ka-underdog kung si Paalam pagdating sa kanyang kalaban na si Zoyrov. Kasi ito nga, lumalaban na po ngayon. Live na po tayo ngayon, no? So nag-i-start na po yung laban. Bago po to siguro si Paalam, lumalaban po yung Japan na si Tanaka Rayumi, at kalaban niya po ay yung taga yung di ko alam kung ano to. So ito po ang record nga po pala ni Paalam sa ngayon, ay may record si Paalam na 34 wins, 11 loss, 1 KO by way of knockout nga lang. So ito naman kaya, no, yung sa kalaban niya is merong tong kartada na 98 wins, 26 loss, and 4 KOs by way of knockout. Kumbaga, napaka-bitirano na nga pagdating sa amateur tong si Zoyrov, no? Siguro itong mga kalaban sa semifinals kung sino manalo dito sa China versus ng Japan. So ito yung mga kalaban na ni Paalam pag nanalo si Paalam dito. And then si Zoyrov nga pala is mayroon 3 professional fight. So talagang bitirano talaga, sobrang underdog, pero hindi pa rin natin masasabi ang laban dahil nga hindi rin talaga, no? Hindi rin basta-basta to si Paalam pagdating sa laban. Yun nga, no? Professional fight. Sa professional fight ni Zoyrov po, mga ka-power punch, is talagang dalawa doon sa laban niya. Tatlong laban niya po, dalawa po doon is by way of knockout. So talagang pagdating sa professionalist, talagang knockout puncher po talaga itong si Zoyrov, no? Colombia pala yung kalaban ng Japan. So ito yung mga kalaban ni Paalam pag lumusot si Paalam ngayong quarterfinals. Japan po, Japan versus Colombia. Round number 1. So maghabang naghihintay tayo ng laban ni Paalam, so bibigyan lang tayo ng mga ano. So yun nga, no? Napaka-bitirano nga talaga itong si Zoyrov when it comes sa mga fight niya. Dahil napaka-bitirano talaga, kasi kung sa 98 wins niya sa amateur, according nyo na sa box rec. Yung box rec po kasi, kasi search po yan sa Google. So lumalabas po doon na 98 wins, tapos 26 loss ang kartada ni Zoyrov. And then di ako nagkakamali is itong si Zoyrov is 2016 Rio Olympics gold medalist. Yun nga, tinamaan sa natulak. So Japan po, no, ang nauuna sa laban dito sa first round, no. Talagang sabayan. So Japan is home court. So nga pala, mamaya na-skip kay Shio for gold medal. Talagang aabangan natin 'yan, mga power punch.
good medal for his reputation. Titignan mo yung laban ng Japan at Colombia, talagang fightiran talaga. Oh. Kumbaga, bigaya nang gusto matapos yung round 1. Now, end of round number 1. So, tingin ko doon, lamang ang Japan. Yeah, good evening. Well, pare, wala pa sa panang. Wala di ay yung bata nito yun nung pagdating ko. Kali nga sa labas niya eh. Pagka nanti pakai main durian niya na. Ay, day. Pakai kasi durian? Hindi. Pakai dabo ako, pero ano? Ano, day? Durian na tagang puro? Oo nga pala, doon pala galing si ma'am. No? Okay, round number 2 versus Japan versus Colombia. Talagang itong laban ng Japan and Colombia parang ano eh, parang titingnan mo yung galaw nila, talagang fightiran lang eh, talagang ano eh, flat-footed lang yung ginagawa nila eh. Kumbaga, talagang laban kung laban, bakbakan kung bakbakan, bigayan kung bigayan. Yun yung to, Colombia versus Japan, and after ng fight na to is ano na, Paalam and Enzo Irob na, no? Nakakaabang-abang nga kasi talagang makikita natin kung underdog ba talaga itong si Paalam laban kay Zero. Kasi yung Zero po kasi is talagang veterano na. And then, nag-gold na po ito nung Rio Olympics 2016. So, pagdasal po natin talaga na may ipanalo ni Carlo Paalam yung quarterfinals. Kasi itong lumalaban ngayon, Japan versus Colombia, sa tingin ko, ang pinakamatinik lang talagang laban ni Paalam is itong si ano lang, itong si Zoyrob lang. Kaya yun lang ang pinakamatinik niyang kalaban. Is si Zoyrob lang talaga, kasi itong Japan and Colombia na lumalaban ngayon is center of the ring is si ng Japan, nandito sa Japan ng ano. Nasa Japan ang center of the ring. Nasa kanya ang ano, ang puntos, kasi makikita mo naman sa galaw nila, talagang buhabata ng marami ang Japan. So, pag lumusot si Paalam sa quarterfinals, after nito, is talagang sure for gold na. Kasi itong si Paalam, kayang-kaya niya itong Japan kung mananalo man ang Japan dito. Jack, mananalo ang Japan. So, comment lang po kayo, no, sa mga, ano. So, end of round number 2 for Japan versus Colombia. So, after nito, mamaya, after ng fight na to is Carlo Paalam na po, no. So, aabangan po natin yung ipapakita ni Carlo Paalam. Kung hindi ba talaga, kung may game plan yung coaching,
and then ibibigay talaga sig fighting for medal na po ito eh. Hindi na po ito elimination. So fighting for medal na ito pag once na lungsod ka, so makakakuha ka ng medal. So makakuha ka ng medal. Ever na matalo ka, so hindi ka rin naman papasok sa medal. So kailangan mo talaga ibigay ang loob mo. Sumapol yun, pumasok yun, no? Ligayan, dikit lang talaga yung laban, no? So magkaka ano lang talaga pagdating sa decision, kasi depende sa judges kung ibibigay sa Japan. Pero patas na yung laban eh. Talagang laban lang talaga, bigayan, sapakan. So, walang discarte ba, kumbaga. Talagang flat-footed lang talaga. Two minutes ang sa natitirang round number sa round number 3, 3 minutes na lang. 2 minutes na lang. Talagang flat-footed lang talaga. Talagang kumbaga itong laban ng Japan and Colombia, parang ano lang, bigayan lang talaga. Flat po din, sa gitna lang ring lang, sapakan. And then, talagang, anong talaga, patas na laban lang kasi, same height lang, oh. Kayang-kaya lang talaga ng Japan, yung suntok, at kaya rin naman ng Colombia, yung suntok ng Japan. So, kaya, nakakapag, sabayan lang talaga sila. And then, pagdating naman sa skate, sa lamang ng fight, is, dikit lang din. Talagang walang ano. Bumibitaw rin kasi yung Colombia eh. So, itong kung sino manalo dito sa bout na to is yun yung makakalaban ni Paalang, Carlo Paalang. So yun o, nag-aanda na si Carlo Paalang for next fight. So sana matalo niya itong tinik sa timbang niya para sure na makapasok siya sa semifinals for gold na, kasi itong tinik lang talaga sa timbang nila na naka-bracket niya, si Zoyrob lang talaga, mga kaibigan, kasi yung si Zoyrob po kasi, kung hindi ako nagkakamali, si veterano po ito, si amateur, na may kartada nga po siya ng 98 wins, 26 loss, at may professional bout na 3 wins and 2 KO by way of knockout. So talagang napaka veterano nga ata talaga. Masasabi natin underdog talaga 'tong si Carlo Paalang. Kumbaga nagsisimula pa lang si Paalang, itong si Zoy Robis. Ano na, kumbaga ina-idolize mo na ito dati, tapos bila mo makakalaban dito sa Olympics. So itong si Zoyrob din, for info din, is talagang gold medal to nung Rio Olympics. So itong si Paalam po kasi is may kartada lang ng panalo according to Boxrec, 34 wins, 11 loss. Dun sa 34 na yun, 1 lang yung knockout niya. Oh, so yun nga, sa result ng laban na to, Japan versus Colombia, is panalo nga ang Japan. So Japan is papasok na po sa quarterfinals, pasok na po sa semifinals. Kung kakalkulahin mo lang yung galaw ng Japan versus Paalam, talagang yun lang talaga sabi ko lang, yun lang talaga ang tinik sa 52 flyweight, 52 kilogram sa timbang nila, itong si Zoyrob lang. So
talagang pagdadasal natin. So ito na, susunod na si Carlo Paalam versus Zoyrov ng Uzbekistan. So abangan-abangan, relax lang po kayo at i-relax nyo po yung inyong mga puso at ipagdasal po natin yung ating kababayan na lumalaban ngayon sa Olympics. At yun na nga, papasok na po si after ng overtime. So yun lang. So maraming nagla-live ngayon for commentator. So sana kahit maraming nagla-live, tumangkili kayo and then magbigay kayo ng comments. And so I will do my best na magbigay kayo ng info and share my knowledge about boxing. Kahit di pa tayo katulad ni Pauka Sports, ng ibang YouTubers na si Sapak TV, mga Sumbag TV, mga lalaking channel na po yan about sa sports. So itong PG Sports TV is inano ko lang talaga sa ibang content. Dating content ko is scroll nyo lang ibang content ko, but kaya itong matagal na itong PG Sports, simula ko nung ginawa ko itong PG Sports na po talaga kasi sports po kasi talaga ang sports ko. Kung may audience talaga ako dati is hindi talaga, actually hindi po talaga gusto ang sports. Kumbaga, hindi talaga ako audience ng sports. So ngayon lang talaga ako nagkakaroon ng audience simula itong nag-start itong Olympics. Medyo nag-ano rin naman ako, nag-upload na ako ng sports, boxing. Walang tumatangkilig. So ito lang talaga nag-start yung ng Olympics at nag-upload ako nung laban ng upload ni Nesty Petesio. So so may mga bago akong audience. So ito na nga, start na po ang laban ni Carlo Paalam versus Carlo Paalam versus Zoyrov ng Uzbekistan. So papasok na. So ihanda niyo lang yung talagang di natin masasabi talaga na kung underdog ba talaga ito si Paalam. Kasi talagang may galing din talaga itong Paalam na ito. Kubong Cagayan de Oro, Mes Or, Misamis Oriental. At napapanood na ito dati, narinig ko ito dati nung ako nag-amateur pa. Sabayan ko lang din ito. So, siyempre siya, nagtuloy siya sa boxing. 48 to 52 kilogram weight category. So, judges in USA, lima po ang judges na. So, 2019 world champion pa to, ha, si Zoyrov, ha, and then 28 years old, and then 2016 Rio Olympics gold medalist. So ito lang talaga ang pinakatinik sa timbang yan. Sana hindi naman talaga kabahan tong si Paalam para hindi siya masira yung game plan nila ng coach niya. Sana hindi masira o hindi tamaan ng kabatong si Paalam. So itong pagpasok ni Paalam, so binugigil na gigil na nga. So medyo hindi naman natin masabi na relax lang din si Paalam. Yun nga, relax lang din si Paalam. So makakita po ng ring si Paalam. So blue corner si Paalam. So lagi nating pagdasal si Paalam. So maraming nanonood ngayon sa Cagayan de Oro, no? So Rob ng Uzbekistan. So round 1, mag-start na po tayo, no? So, di po natin pwede talaga itagal sa TV, no? So,
ano natin. Round number one, start na po tayo. Three rounds schedule. Start ng round number one. Zero versus ano. Preparation siya, no? Si Zero. Nice. Magandang straight hook straight. Di paalam. Di pumasok, pero magandang galaw ni paalam dito. Itong si Zero is talagang pre-pressure. Gusto niyang tapusin ng round one, pero baka itong ginagawa niya is matsambahan pa sa niya. No? Ilang. Ito na, sa taas. Pumapasok lang pumapasok si Zero, no? Pumapasok kasi gusto niyang talagang i-pressure si paalam, pero hindi niya ma-pressure kasi mababato ng patama din itong si paalam. Yan, pumasok yung overhand na yun. Pumasok na yun. Naramdaman yun niyo, Zero, no? Naramdaman ni Zero yung overhand na yun. Body shot, straight to the body. Okay. Medyo okay talaga. Lumalamang si paalam dito, mga kapangalpang, sa round number one. Kasi itong ano, kinakounter, oy, tumama yung straight hook straight na yun. Jab straight, hook straight naman. Pumasok yun. May paalam. So, nice. Mukhang lamang si Paalam dito, mga ka-power fans. Carlo Paalam for the gold. Mga ka-power fans, talungin nyo lang itong tinik sa bracket niya na si Zero. Talagang go for gold na to na maiuwi ng Pilipinas. 16, sa round number 1, 1 minute and 3 seconds. Nice. Nawawala ang galaw ni ano ni Zero pagdating sa ano, pagdating na kumakounter tong si Paalam. Nice, tumama yung hook straight na 'yon. Hook na 'yon sa katawan ni sa mukha ni Zero. Tinamaan naman ng body ng straight. Nice. Lamang po dito si ano, center of the ring po kay nakipaalam, mga kaibigan. Opening round po. O, yun. Okay, just a slip. So, nadapa po si ano. So, hindi po ano yun. It counts. Standing it counts. Paalam po round number one. Lamang po tayo. So, hindi po talaga natin masasabi na underdog, no? Kasi itong lumalaban po talaga. Kahit itong veteranong kalaban niya na si Zero Beast, kayang-kaya ni Paalam sa round number 1 pa lang yan. So, 10 seconds. Nice. 10 seconds. Okay, so, tingnan natin kung sino ang lamang ng round number 1. Magandang laban, mga ka-power punch na. Guys. Start po tayo ng round number 2. Shoutout po sa iyo, Ariel lang do. Shoutout po sa iyo, Sir Ariel, no. Hindi po talaga 'to magpapaalam kasi sa round number 1 pa lang. Is talagang makikita mo rin yung ano, yung sumasabay din talaga 'to. Okay, so start ng round number 2. Round number 2 na po tayo. Okay, solid left hand by Paalam, mga ka-power punch. Right hand. Silipin ko kayo. Okay.
Okay, so yun lang. Makaka-copyright po tayo. Alam versus Uzbekistan ng Pilip ng ano? Nagkauluhan mga mga kaibigan, by Paalam, no? So may cut po si Paalam sa may noong banda. Hindi so, malaman kung anong saan banda dapat, saan banda. May tama rin si Soy Rob. Bandang, oh, Patnas, Soy Rob. Talagang cutting talaga to si Soy Rob. May lamat na po talaga ito ni Soy Rob. May lamat na yung kanyang yung kilay niya. Kasi yung Rio Olympics din, talagang nag-cut din yung kilay niya. Lamang po sa round number 1 po si ano. Yes. Panalo na. Panalo na by ano, medical staff ano, doctor staff contest, no. Kasi wala na eh, nag-cut na nga eh, nag-cut na 'yung ni ano. Si Paalam meron din dito sa ulo. Pero Soy Rob is dito sa kilay. Pero it may lamat na rin kasi 'yung ano niya, 'yung kanyang kilay niya nung that time Olympics pa. Yung ating ano? Ah! Nagkauluhan talaga. Nagkauluhan. Yun, head nga, no? Si, ayun. Yun talaga ang pirano. Idol, Ariel, na nanonood. Panalo po si Paalam. So, pasok na po si Carlo Paalam. So, ito na nga. Pinalo na nga ang matinik na, ano, na sa timbang niya. Walang iba kundi si Zoy Rob ng, ano, ng, ito yung pinakamabigat na kalaban niya talaga. Ay, nagkamali po ako mga ka-power punch na. Ide-decision to. Hindi natin tinuloy yung laban, pero decision sa round number 1 and kala split decision blue, yeah, blue kasi nga lamang si Paalam ng ano eh, lamang si Paalam, blue corner po ang panalo, blue lumabas po agad talaga ng ano, ng hindi matanggap talaga ni ano, ni ano, hindi matanggap po ni Zoy Rob yung result kasi yun nga nagka-cut nga, so ginawa is naggawa ng result po is yung round number 1, so dun po binase yung score, so panalo po via split decision by yun nga round number 1 kung sino yung laman. So pasok na nga po si Carlo Paalam, so yung mga nagpo-post ng mga underdog nga itong si Paalam, hindi mo nga masasabing underdog dahil yun nga, natalo na nga niya yung number one sa ranking and then Rio Olympics gold medalist. So, napaluhod din talaga, overwhelming and tear of joys na paiyak. Tear of joy, tears of joys talaga yung ano ni Paalam ngayon. Kasi, umiiyak siya habang palabas ng ring and then pa-uwi ng ano, ng barracks. So yun nga, pasok na nga si Paalam sa semifinal. So talagang bumabawi ang Pilipinas pagdating sa boxing. Dahil nga itong Uzbekistan na nga is ito yung pinakamatinik niyang kalaban pagdating sa timbang niya kasi 2019 world champion and then 2016 Rio Olympics gold medalist. So ano naman niya bukas yung mga kalaban sa next fight niya, schedule is Japan. So, kayang-kaya naman niya yung Japan pagdating sa, kung makikita niyo yung galawan ng Japan kanina is advanced prediction lang din. Is, napaka-bilis ng ano,
lakbotid lang kasi yun. Lakbotid. So, napaiyak nga, ano, napaiyak nga yung kalaban niya na si Zoyrob kasi hindi nga matanggap dahil, ano eh, natalo nga siya. Eh, wala eh. Nalumamang si Paalam sa round number one. Kaya, ganun po ang result. Talagang semifinals na si Carlo Paalam. Congrats. Defending champion ng Rio Olympics 2016. Score ng Pilipinas 2020. So, lumamang talaga si Paalam pagdating ng score ng round number 1. Sa buti na lang talaga na kinuha nila ng round number 1. Kasi kung na-headbutt yun at i-stop ng doktor is talagang ano, matatalo ang ating kababayan doon. So yun nga, ano, pasok na si Carlo Paalam sa semifinals. Napakagaling talaga, no? Sobrang over saya ng lahat ng mga Pilipino, lalo-lalo na yung mga taga Visayas Oriental, Cagayan de Oro, na nanonood habang lumalaban si Carlo Paalam. Sobrang saya dahil dalawa na ang nakapasok sa semis. Mga iba si Marshall and then si Carlo Paalam. Nawala nga yung ating mga sabi-sabi, mga prediction na ito nga si Zoyrob is napaka-veterano. Pero wala. Sobra, sabi ko nga sa inyo kanina, is itong si Zoyrob is may historia ng cut sa kilay. So, pag ikaw, na kuhitan ka lang ng kaunti, eh, wala na. Balik agad yung cut mo. Nakat nga. Next fight is featherweight division. Sobrang na. Hindi na gumagana. Para ganito pala. Sobrang saya ng Pilipinas. At natalo nga ni Zoyrob yung pinakamatimik na nakalaban niya dahil yung si Zoyrob is sabi ko na ay napaulit-ulit na gold medals na and then napakabikirano pagdating sa amateur fight nakapag-professional fight na rin biglang minalas. So buti na lang sa game plan ng mga coaches niya is daw round number 1 is kunin mo na. Dahil siguro na pagkita nila is duguin talaga itong si Zoyrob pagdating sa laban. Lalo na wala kayo fear. Kasabitan lang to kung kaunti sa headbutt is wala na. Wawala na agad yung ano. Kasi pag ikaw once na headbutt ka 10 beses, talagang ano na yan. Lamat na yan. So, ano na yan? Isang beses is ano na yan? Tuloy-tuloy na yan. So, yun yung pinakapangit. So, yun, na-headbutt din naman si Carlo Paalam, pero dito sa may bandang ulo itong si Zoyrob is pakilay talaga. So, in-stop ng referee and then nag-base yung score sa round number 1. Buti na lang is nakuha ni Paalam yung round number 1. Kaya nagkaroon ng split decision. So, buti na lang talaga sa ang game plan ng coaches niya. Round number 1, huwag kang magpapalugi. Kasi nga siguro na tiktikan din ng coach ni Paalam na si magaling na coach talaga yan. Duguin talaga. Yun nga. Manalo via round number 1 score. Hindi na natapos yung round. Binis na agad sa round number 1 ang score.
So abangan po natin mamaya, no? Ano yung Pilipinas na yan? Tapos na po dyan. Ano nangyari? Panalo po si Paalam. Paalam? Paalam sa yung quarterfinal. Kalaban niya siya, no? Yung Uzbekistan. Ano kaya, lang paglalabanan nila? Ano na? For bronze, quarterfinal. Pasok na siya sa semis. Paalam? Paalam ano, talaga yung Paalam? Carlo Paalam. Knockout na? Di, din ano, nag... Ngayon, binay sa round 1 ng score. So yun, pumasok na siya. Nakuha niya yung round 1 eh. Grabe, dalawa ng semis natin, Jai. Dalawa ng semis natin, no, mga partner, si Yumer Marshall and then si Carlo Paalam. Ngayon, mamaya, si Neste Petesio versus Ere ng Japan. Magandang laban ngayon dahil ano, tatlong beses na naglaban sa duration ng ano, 2019 nakalo ni Neste Petesio si Ere sa ano Aiba, and then 2019 naman natalo 2020 natalo naman ni Ere si Petesio sa World, and then 2020 natalo ulit sa World Boxing, kaya nag-silver lang for qualify for Olympics yun na natalo si ano si Neste. So kaya nag-gold si ano si Ere, and then nag silver si ano si ano, so nag qualify for Olympics, so kaya nakapasok na si yung dalawa sa Olympics. So sila ulit magtatapat ngayon sa Olympics. So magandang ano to, magandang laban to, kasi patibayan ng loob, patibayan ng ano. Although itong si Neste Petesio mas medyo veterano pagdating sa box, sa records, kasi itong si pangalan nito si Ere is ang record niya pagdating sa box rec ay medyo mababa pa. Itong si Neste Petesio is nasa almost 670 wins, and nasa ano lang 18 loss lang ata ang ano, ngayon na ano na na mapapatunayan na kung sino talaga ano. So magandang balita po eh para sa Pilipinas, dalawa na po ang nakapasok sa semifinals. Secured na po ang bronze. Ano nga, dalawa na ang secured natin na bronze medal. Meron na tayong bronze medal dalawa, sa boxing and then isang silver. Malalaman natin mamaya kung sino na ang tatanghaling gold medal laban sa Pilipinas and sa Japan. So, hindi kasi ako medyo nanood ng laban ni Carlo Yulo. Hindi kasi ako taga ano fans ng ano. Pero nanonood ako pero hindi ako fans ng gymnast. Pero yun nga. Talagang ano, talagang final. Di ba nakapasok si Michael Beck? Di ba nakapasok si Carlo Yulo ng ano ng finals? Ay ng ano ng semis? Di ba siya nakakuha ng bronze? Di ba siya nakakuha ng medal? I-comment na lang po no kung nakakuha ba si Carlo Yulo ng bronze. Para maano natin, matotal natin kung ilan na ba talaga ang ano. Kasi meron na tayong gold, isang silver, and dalawang bronze. Sa tingin ko rin, hindi rin nakakuha ng medal kung si Nat ng Olympics, ng track and field. So, boxing lang talaga, no? Hindi ko alam, boxing lang talaga ang umaangat ngayon sa Olympics kasi ano nga, boxing is tatlong medal na ito nung na-secure nila. No? Yung tatlo pa, ongoing pa yung laban nila. So, it depends pa yun sa resulta. Sa result ng ano, ng magiging laban nila ngayon. Sa August 5, for semis, talagang lamang na lamang din naman si Marshall dun sa laban niya. Ang laban ni, oras na laban ni Petesio po is 12 o 5 ng umaga ay ng hapon. So mamaya pa po ang laban ni Petesio 12
palagay natin 12-10 pag i-start na po ang laban niya. Hindi ko alam anong klase rules meron sa Olympic Rider kahit ituloy pa ang laban. Sobrang labang sakit. Yes po, ang rule po kasi talaga ng dati ng Olympics is may headgear. Kasi amateur nga is pinipribent po kasi ng amateur boxing po kasi is pinipribent po na ma-headbutt po yung kalaban ay yung dalawang boxers. So, nito lang, kailan ba ako naglaban ng walang headgear sa amateur? Ito lang 2014, hindi ako nagkakamali. Ang nagpatupad po nung tinanggal po yung headgear sa amateur is, sa lalaki is AIBA. AIBA, according to AIBA rules and regulations, tinanggal na po ang headgear sa amateur sa lalaki. Nag-start po kasi ako ng boxing is 2009. So, may headgear pa kami that time, lalaro kami ng Philippine National Games, National Open. May headgear pa kami. Nung time na last na fight ko, 2014, wala na kaming headgear. So talagang, yung pagdating po kasi talaga sa amateur, sa dito sa Pilipinas, is wala lang dito lang sa Olympics, kaya may pahinga. Pag nanalo ka, may pahinga ng tatlong araw, may pahinga ng apat na araw. Sa dito sa Pilipinas, pag naglaro pa po ng ng amateur is ano po araw-araw, hindi po yung tulad ng may pahinga. Okay, nanalo ka, elimination, nanalo ka, walang headgear na yun that time. Lumaro ako sa Cagayan Valley, lumaro ako ng national squad, wala na ring headgear kasi ano po yung kasi yun eh, ang nag-officiate po sa laro namin is ABAP po ang humawak sa laro namin, so wala na po kaming headgear. Talagang napaka sobrang pagod, sobrang dami mo ng black eye. Kasi pag ma-headgear ka, may iwasan mo yung black eye kasi nga, medyo hindi naman. Black eye agad. So, unang labang ko, kalabang ko, gold medalist yun ng 2012 na parang pambansa. Yun, ano yun? Gold medalist siya. So, unang labang ko sa elimination nyo. Kasi konti lang kasi ang nang ako trade doon that time sa squad. Kaya ano lang kami, quarter finals agad, pasok na ako sa quarter finals. So, fighting for bronze na agad yun. So ang nakalaban ko that time is Western Visayas. Gold medalist 2012 palarong pambansa. So ang nangyari, mga ka-power punch, walang headgear, no? Nalaman, sabi ko alam sa coach, ba't walang headgear, coach? Hindi kami nakapag-prepare ng sa training ng ano. Ito sinasabi ko na to kasi may nagtanong kasi hindi daw alam kung paano ang rules ng ano. Itong rules na po ito, kaya nawala ang headgear, is AIBA po ang nagbigay ng rules ng AIBA, Amateur International Boxing Association, yun po yung headgear sa anumang palaro sa amateur. Kasama nga ang Pilipinas nung naglalaro kami. Nga, magpatuloy ko ang kwento ko. Is talagang grabe yung naranasan ko. Kumbaga, digita din talaga yung laban namin. Split decision din nun. Black eye agad ako dito. Black eye. So, black eye ako dito noon. Tapos nanalo ako via split decision. So, first, bronze na agad ako nun. Semi-spinal kinabukasan. Eh, syempre, hindi ka pa makakain yan. Pag ikaw dito ka, hindi ka makakain. Eh, sobrang diet ko nun, men. Diet ko, grabe. Pag nandito na kami nun sa Cagayan Valley, napakalamig that time. Cagayan din sa Carigsur. Napakalamig dyan that time. So, talagang pagbabawas ko. Sobrang struggle po talaga nung pagbabawas ko. Kasi, abang nagtitimbang, nagbabawas pa ako. So, sabang struggle, hindi ko makukuha yung timbang ko. Pawas pa rin. Basta makuha ko lang yung 52 kilogram. So, napaka hirap talaga. Hindi kinabukasan, kung nanalo ka, kalabang ka naman kinabukasan, taga Region 7. Doon po,
ano, mas brand lakas. Nga, natalo nga ako that time kasi ano lang ako, bronze lang din ako that time kasi yung nakalaban ko sa ano, sa bronze, sa semis is nag-buy. Ang buy, ibig sabihin buy, wala kang laban sa quarterfinals. Waiting for na siya kung sino ba ganalo sa result namin. Sino ka magpahinga siya? Ako hindi. So, yun nga. Pagdating yung laban, tapos yung laban, pero split decision din, pero napunta dun sa kalaban. Sa kalaban nga ang paralo. So, sana nagsakit yung question mo, no? Ganun nga ang pagbabago. So, in-adapt din ng Pilipinas yung rules nga na yun na tanggalan ng headgear ang Olympics. Lahat ng laro naman, AIBA, SEA Games, Asian Games, iba't ibang klase ng amateur, walang headgear yun. So, yun nga ang nangyari dahil nawala ng headgear, marami nagkakadisgrasya kasi nagka-headbutt, yan. Pinaka importante sa amateur, which is 3 rounds lang din naman yan. Well, huwag ka nang mag sa mga lalaki, ha. Huwag na kayong magsukat-sukat pa. Talagang round 1 pa lang bigay todo na kasi di natin masasabi yung disgrasya is sa round 1 lang. So, hindi lang pwedeng i-disqualify diyan, so magbe-base yan sa score ng round 1. So, kung lugi ka sa round 1, lamang talo ka. So, sa pagdating naman sa sa babae, may headgear naman yun, pwede natin may apply yung sukatin. Tignan natin kasi may headgear nga, kahit magumpugan sila ng ulo, kahit magumpugan sila, hindi agad ma-headbutt. Hindi talaga ma-headbutt. Ang fourth place siya at sayang yung bronze. Okay, so hindi po talaga na nakakuha ng bronze po si Carlo Yulo, no? Shout out po sa iyo, Z2 Kill. What do you mean po 12? Yung about naman po diyan sa mga pangako na yan, Michael Britos, hindi po natin yan, yun nga, napalag ko rin yung interview ni Onyok nga, na sa mga pangakong scholarship ng Navy, hindi pa nga hanggang ngayon, hindi pa nga natutupad. So hindi natin i-compare, sabi ko nga, napalag ko rin, hindi natin pwede i-compare yung 1994 ba yung Atlanta Olympics na yun na nag-silver medal si Onyok. Pero ko, hindi ko alam kung anong 1919, basta Atlanta Olympics yung nag-silver si Onyok. Hindi natin pwedeng i-compare ngayon kasi dati is medyo nga hindi talaga tutok ang mga tao sa sports. Walang social media, walang katulad nito ngayon na maraming nagbibigay ng live, nagbibigay ng mga info. So, pag ikaw nagbigay ng pangako, lalabas agad. Dito lang ngayon, di ba? So, alam mo na agad, di ba? So, itong mga dati, hindi natin alam na nagbigay ng pangako, hindi nilabas sa media. So, hindi natin masabing pwedeng sabihin na walang evidence. Walang proof si Onyok na ganyan. So, okay, Pedro Ramos nga, 1996 Atlanta. So, hindi natin dito tulad ngayon na nangyayari kay Hidilyn Diaz. Maraming social media, maraming di ba, nung pagsabi, bigay ng 30 million, 50 million, nakalabas agad sa yung matutupad yun. Kasi nga, may mga pangalan, di ba? At nabigay si Duterte, nabigay si yung mga businessman na malaking businessman na nangako. So, talaga magbibigay yun. Kasi, may mga pangalan na nagbigay na pangako. Kaya, matutupad yun. Ikumpara mo kay Onyok Velasco na, siyempre, kasabihin natin, hindi natupad yung pangako niya. Wala siyang, pagkumbaga, kahit nga ako, kahit nga si Kachiro, talagang natin, kung nalaman ba nila na
napangakuan si ano. Siyempre, sinabi lang din talaga ng ano. Pero meron din naman doon sa pangako, yung sa government na binigay, nabigyan daw siya ng house and lot, pero ang mali nga lang doon, hindi binigay ng nagbigay sa kanya ng house and lot, hindi binigay yung kuan, hindi binigay yung titulo. So, kumbaga parang rights lang din yun. So, anytime, pwede siyang palisin. Ganun yun. Hindi ko alam, hindi ko na masyadong ano, i-compare yung dating nangyari kay Onyok Velasco sa sitwasyon ngayon ni Hedilyn Diaz, kasi iba na ang sitwasyon ngayon, kasi ang sitwasyon kasi ngayon is nabubuhay na tayo sa halos lahat ng tao mayroon ng YouTube, lahat ng tao mayroon ng Facebook, lahat ng tao mayroon ng Instagram, lahat ng bata umahawak na rin ng cellphone, yung mga matanda umahawak na rin ng cellphone. So wala nang lusot yung mga nangangako, di ba? Kasi lahat na nakukubod na, lahat na nalalabas na, di ba? Eh nga yung sinabi ni Pangulong Duterte na magbibigay siya ng pabuya kay ano, kay Hedilyn Diaz, nalaman nga natin, nalaman ko nga rin kasi nga napanood ko yung interview ni Pangulo at saka ni Hedilyn Diaz, thumbs up. Shoutout po sa iyo, Sir James Gasper. 1996 nga po yun, so ikukumpara mo ngayon sa 2021. Round 2 lang ba yung laban nila? Yes po, round 2 lang po yung laban ni Carlo Paalam, pero hindi natapos, siguro ano lang, 1 minute and 30 seconds ang natitira. Nagka-headbutt nga ho. Na-headbuttan din dito si Carlo Paalam dito banda, tumugo din, pero hindi masyadong ano yun, hindi masyadong delikado kasi na nasa taas naman. Ang pinakadelikado is dito sa kilay. Ito nga si pangalan nitong si Soy Rob is may lamat na yun. Tingnan mo yung mga laban niya. Kahit yung Rio Olympics, nagkakat din siya. So, pero may lamat din kaya nasabihan siguro yung or natitikan yung mga coaches na round number 1 ano mo na, sumabay-sabay ka na, discard mo na, ibigay mo na lahat sa round number 1 kasi it depends magkaroon ng headbutt, mananalo tayo sa decision. Yeah, split decision sa round number 1 sa kalahati ng round number 2. Via sa headbutt, kaya nagkaroon ng decision sa round number 1 and 2. Ilumamate sa round number 1 and medyo patos lang sa round number 2. So, split decision ibinigay kay Carlo Paalam. So, bukas, makakalaban sa next fight ni Paalam, ay makakalaban niya ay taga-Japan. Yan, Z8 to kill. Shoutout po sa'yo, Z8 to kill. Yun nga po, Sir Idol, itong laban na nga to is hindi na bago kay Nesty Petencio. Dahil natalo niya to isang beses, natalo rin siya ng dalawang beses. So, ang pagkakaano lang talaga dito is yung magkakaroon ng hometown decision. Yun lang ang pinaka inaano natin, kasi pag nagkaroon ng hometown decision, ang hometown decision po kasi na idol is once na dikit yung laban, baga, dikit yung laban, talagang bakbakan, hindi masabing lamang kung si Nesty, hindi masabing lamang kung si ano. Baga, palitan lang sila ng suntok, palitan lang, walang knockdown na nangyayari, simula round 1 to round number 2 and 3. So, may possibility na maibigay nga sa Japan yung hometown decision. Sabihin nga natin, lamang yung sinestipitation pagdating sa mga suntukan, pero walang knockdown, masasabi rin natin yung hometown decision. Pero sana naman talaga, sana, is maging fair ang Olympics, no? Na hindi natin hindi mangyayari pagdating sa laban ni Petesio. Kawawa naman, di ba? Gagawin ang lahat para manalo, di ba? Tapos, biglang ganun nga, mahuhumpot decision lang. So, mahirap sa loob natin, di ba?
So sa tingin ko naman pagdating sa laban is ibabaguhin yung game plan. Tingin ko lang ha, para sa akin, ibabaguhin yung game plan pagdating sa laban ni Petesio is one round is ano na eh, babakbakan na agad yan. Ano ko babakbakan na agad yan kasi ano eh, nagahabol sila ng ano, ng pressure. Yun yung instinct ko mga kaibigan, mga power punch. Yun yung instinct ko kasi ano to, home court nga eh. Nasa Japan sila. So, ang sasabihin niya ng coach niya, which is si, hindi ako nagkakamali, nandun yung coach ng teammate ko na si Coach Chavez, si sasabihin agad ng ano yan, ng coach niya na, round 1 and 2, 3, wala tayong dapat na ipahinga. Yan yun. Kasi last fight na yan eh, yung last na suntok na. Wala tayong dapat na ipahinga na round. Lahat doon, pressure. Yan yung tingin ko na isasabihin ng coaches niya o yung game plan nila. Walang round na ipapahinga. Si round 3 lang yan, yung last na fight na yan. Fighting for gold. So, walang round na dapat ipahinga ni si Petesio kasi ando na to sa ano eh, ando na tayo sa ano eh, sa fighting for gold in last na mangyayari. So lahat dapat gagawin. So nasa Japan yan, nasa home court tayo ng Japan, eh dapat ibigay natin. Kumbaga, kung pwede nga natin barabarahin to eh, pero hindi pwede kasi nga magaling din tong si Ere. So ang gagawin natin dito is gagawin natin dito is ilag habang na ilag hindi talaga suntok doon naman din sanay din talaga si Petesio sa ganun game plan. So walang round na dapat ipahinga si Petesio dapat talaga mula round 1 to round to ma-end yung round is pressure, nasa atin lang dapat ang pressure. Yun din naman ang sasabihin ng coaches niya na pressure lang. Huwag kang mag-relax. Sumuntok para sumuntok. Magbigay ka na sumuntok. Hindi may pakita mo sa judges na sumusuntok ka. Kasi itong si Ere is hindi sila magkalayo ng height. Itong si Ere is 5'3 lang and then si Petesio is 5'2. I-compare mo sa dati niyang laban ni Petesio na 6 flat, 5'9, si Utindi nga at saka si Ere. Erma, test guys, matangkad talaga yun. So, ano pang iano ni Petesio dyan na hindi ka pwede mag-pressure at magipagsabayan kay Ere, magkasifate na sila. So, tingin ko, huwag talaga mag-relax si Petesio at huwag magbigay ng relax na round. Kasi, yun nga, last fight na yun eh. So, sure ball yan pag gagawin talaga nila ang game plan na ganun is sure ball. Kasi ito na yung ano eh, pinaka katunggali talaga ni Petesio. Diba, Diay? Oo, pinaka katunggali ni Petesio para makuha ang tugod. Sila ulit nag-alap. Ilang medal? Meron na tayong sa boxing meron na tayong tatlong medal diyan. Lahat pa yun lumalaban ang going pa yun. Petesio mamaya day fighting for gold. Pag nanalo si Petesio, gold na. Martial nanalo kahapon. August 5 pa ang next laban niya. Semifinals din, dalawa na ang semifinals sa si Palam and din si Martial. Yun nga, mga power punch. So, comment nga yun. Yung may tanong ako. Ako, pero hindi sa pakalapasa. Sa nabitan. Pwede ko yung nabitan. Police na nabitan. Nabitan ko. Anong border? Sabihin sa board. Board, yes. Ay, klaro nga po, Sir Michael Britos. Iwala yun.
border police na pinapatawag sa bilang Afghan Afghanistan. Ah, kasi nga mag-lockdown this coming August 6. Kung may ganong application na tawag sa iyo, eh papayagan ka na lumuwas o magbiyahe ganyan. Reasonable naman yun, sir. Pakita mo lang yung proof na itinatawag ka nga, may schedule ka, may schedule ka ng gandong KFT, may schedule ka ng medical. Eh, napayagan ka yan, sure win, sure yan. Hindi yan naman yan, ano eh. Basta may valid reason ka para sa future mo, and then may sapat ka na papeles na lumabas, na dapat kang lumabas, meron kang quarantine pass, meron kang ano na sadya sa headquarters o saan man ang schedule mo, eh papayagan ka naman yun, makiusap ka lang ng maayos at bigay mo lang yung ano, yung maayos na sasabihin na ano, makiusap sa'yo. Yun nga, sana nasagot ko yung ano, katanungan mo. So, ang oras po natin ngayon is 11 a.m. in the morning. So, maraming ang nagsaya sa laban ni Paalam. Kasi nga, talagang ano, kahit manood ka sa YouTube, mag-search ka, Carlo Paalam. Kahit nga sa, ano, sa ibang Facebook, eh, mayroon ding nagsasabi talaga, no? Carlo Paalam is ano, underdog. Kasi nga, based sa ano nila, sa kanilang record, is talagang underdog talaga. Pero dahil nga sa headbutt, and then sa nangyaring disgrasya, hindi disgrasya sa pagka-cut ni Zoyrob, hindi na natapos yung round 3. So, kaya ganun, nakuha natin yung round number 1. Dahil maraming mas pinatama at klarong suntok na ibinitawan si Paalam doon. Binigay sa kanya ang split decision, di ba? Binigay sa kanya ang score ng mga judges sa round 1. Kaya nagkaroon ng split decision. So, siguro, ang gusto, ang target talaga dapat ni Jose Robman is round 2 and 3 kukunin niya. So, yun yung dapat target niya, no? Hindi niya in-expect na gano'n na mangyayari. So, yun nga, mawawalan na ng abigat na kalaban tong si Paalam. Kasi, ito nga, kung kakalkulahin mo yung record ng ni Paalam at saka ni Zoy Robis, napakalayo ng agwat. Kumbaga yung agwat ng record nila is sa boxer, kaya according to BoxRec, napakalayo ng agwat. Itong si Zayrob is nasa 100 plus ang laban, lahat dun, 128 wins. Tingnan ko ang laban nila, di ako nagkakamali, hindi ako nagkakamili, ang laban ni Zayrob is may professional bout din yun. So, malaking lamang. O, merong kartadang 98 wins, 26 loss, 4 PO by way of knockout. So, napakalaki ng diferensya. And then meron itong professional bout, 3 wins, 2 KOs by way of knockout. Ganun kalakas itong si Zero. Thank you.
So ngayon tatapusin ko lang tong live na to dahil nag-isang oras na tayo. So mag-aantay ulit tayo ng isang oras and then preparation for fight ni Neste Petesio. So maraming maraming salamat sa nakipag-usap sa akin, nakipagbigay ng chat. And then thank you so much po sa binigay niyo ng talagang para Carlo Palam proceeding to semifinals. Then antayin natin yung laban ni Petesio mamaya. So, Sir Michael Brito, saan po ba kayo nag-medical? O saan po ba kayo nag-schedule ng medical? So, kung saan po kayo nag-schedule ng medical, kung saan po yung binigay sa inyo na ang ano na yun, is saan po kayo mag-medical? So, mas mabuti sa atin is magbigay ka, mag-contact ka o magpunta ka doon sa ano mo, sa ina-apply mo na i-concern mo, i-update mo yung application mo doon na, sir, paano kami ganyan-ganyan. Ganun dapat na gawin nyo. Huwag kayong mag-stay o tawagan lang kayo dahil ang pag-apply is bigyan natin ng priority. Ano kayo, magpunta kayo doon, mag-update kayo doon, magbigay kayo ng ano, hindi yung kayo ang nag-aantay na tawagan. Kasi hindi naman kayo, sa dami ng aplikante, hindi naman kayo lang ang priority. So, yun lang mga ka-Power Punch, Michael Brito. So, kita-kita ulit yung mamaya sa live ko about KMS Deputation. So, yun lang. Ano mo lang, i-update mo lang yung kapil mo doon at i-tarungin mo kung saan banda ka mga medical. Yun lang. Thank you so much and God bless.